Yo, what's up mga kaartihan? Welcome back to my YouTube channel. Ayan, ngayong araw na ito ay magpapatuloy na nga tayo sa ating tutorial. So, ngayong araw na ito mga kaartihan ay ituturo ko naman sa inyo kung paano ako gumawa ng realistic hair gamit ang soft pastels. Ayan, ipagpaumanhin nyo na yung aking kamay kung medyo madumi siya. Oo, kasi kakatapos ko lang gumawa ng isang commission portrait. So, ayan, pagpasensahan nyo na. At ayan, ituturo ko nga sa inyo kung paano ako gumagawa ng buhok. At saka makikita nyo kung gaano kabilis gumawa ng buhok gamit ang soft pastels. Kaya naman kung bago ka lang dito sa channel ko, ayan, mag-subscribe ka na dyan sa baba. At i-turn on mo na ang notification bell icon para ma-update ka every time na mag-upload ako ng bagong video. At huwag na nga natin itong patagalin mga kaartihan at tayo ay tumungo na sa ating tutorial. So ang mga art materials na gagamitin natin ngayon sa tutorial na ito ay ang extra soft pastels ni Toyson Jor. Ayan, ito yung nabili ko sa ano, sa Javier. Ayan, kung may mga magtatanong sa inyo, ang isang piraso nito ay 66 pesos. Oo. Pero worth it naman siya kasi sa isang piraso niya talaga namang ano, sobrang tagal mo siyang magagamit. Sobrang tipid niya. Oo. Ayan. Ito meron akong white tsaka black. Tapos gagamit din tayo syempre ng ito. Itong mga ilang piraso lang na pencil na to, charcoal pencil, tapos itong ano, yung pencil eraser, tapos itong mono zero eraser, tapos itong graphite pencil, tsaka itong color shaper. Ito yung gagamitin natin para ma-blend mamaya yung soft pastels, ayan. Tapos meron rin tayo dito white charcoal ni Generals. Oo, ito yung ito, isa to sa mga pinakamagandang white charcoal na na-try ko ever since. Kasi ano, sobrang ano niya, oo, sobrang ganda, oo. Ayan, huwag na natin itong patagalin, umpisahan na natin. So ayan, wala tayong gagamitin na reference ngayon. Kung ano na lang yung magawa natin, ayan, pagtsagaan nyo na, hayaan nyo na, intindihin nyo na lang. At umpisahan na nga natin. So ang unang-unang ginagawa ko ay gumagawa muna ako ng first layer. So gamit itong soft pastels, lalagyan ko lang siya dyan ng, ano, ito, lalagyan ko lang siya ng... Ito. Ah, nga pala, ang gamit kong ano, paper dito is vellum paper. Oo, yung orange na brand. Hindi ko na ginamit yung soft pastel paper ko kasi ano, tutorial lang naman itong gagawin natin. So, sayang yun kasi pang commission rin yun or pang fan art. So, ayan, ito yung ginamit ko, yung vellum board. Oo, sayang rin siya. Tsaka maganda rin siya, natry ko siya nung nakaraan. Nung nakaraan kasi nag-o-observe ako kung ano pa ba yung mga pwede kong gamiting paper if ever na maubusan tayo ng soft pastel paper ngayong quarantine kasi di ba hindi natin alam kung hanggang kailan tong ating ano pinagdadaanan na krisis. So may tendency na maubusan ako ng papel kaya nag-iisip ako kung pwede ba siya dito. Tapos sinray ko siya nung nakaraan, ayun. Kinakain naman ng papel yung ano yung pastel. So ayan. So ngayon ito yung gagamitin ko para dito sa tutorial. Ayan, once na nalagay ko na yung first layer, ang gagawin ko naman ngayon is i-blend natin siya gamit ang ating daliri. Oo, ang ating pangmalakasang daliri ang gagamitin natin, syempre naman. Ayan, i-blend lang muna natin siya. Ayan, ito ang pinakamaganda dito sa soft pastel. Sabi ko nga sa inyo, ayan, kung lagi kayo nanonood ng mga tutorial ko, paulit-ulit nyo nang naririnig sa akin na talagang pagdating sa blend, ay talaga namang maaasahan natin itong si soft pastels. Oo. Ayan. I-blend lang muna natin siya ng very light. Ayan, pasensya na kayo kung medyo naiingayan talaga kayo sa bunganga ko, ha. Oo, wala tayong magagawa, Para naman, ano, hayaan nyo marindi kayo. Ayan. Patungan ulit natin siya ng another layer. And then after nyan, pwede natin ulit siyang i-blend. So kung mapapansin niyo sobrang smooth. Oo. At saka kung ikukumpara mo siya sa ano, sa charcoal, bago mo ma-cover up yung part na to, yung 'di ba? Oh, ilang segundo lang 'di ba na nalagay ko na siya, na cover ko na siya. Pero kung sa ano 'yan, sa charcoal 'yan, although mabilis naman siyang i-cover, kaso bubuhusan mo siya ng charcoal powder at saka brush, 'di ba? Pero dito, gamit yung daliri ko, mas madali ko siyang na-i-blend. Oh, talagang lumalapat naman talaga na matindi yung ano, soft pastels dun sa papel. Oo, so ayan. Ang medyo nakakainis lang dito kay soft pastels eh talagang sobrang ano, dugyot siya gamitin, oo. Kaya kung ikaw eh sobrang arte mo at ano, ayaw mo nang nadudumihan ka, aba.
Hindi sa iyo bagay ang ano, ang soft pastels. Oo. Pero lahat naman siguro ng artist, kano naman talaga lahat ng art medium, sobrang dumi talaga niya gamitin. Hindi ko lang sure kung sa colored pencils, kasi yung colored pencils hindi naman siya ganoon kadumi unlike dito sa mga charcoal, sa soft pastels, sa mga acrylic, ayan, medyo madumi talaga siya gamitin. Ayan, after niyan, syempre tatanggalin ko na yung pastel doon sa aking daliri na kumapit. Oo, at medyo nakakairita siya hawakan. Ayan. Tapos after nito ay gamit ngayon itong ito muna yung gagamitin ko, itong light gray. So itong pencil na to ay nabili ko rin siya sa Jovir. So ito ay 42 pesos per piece. Ito ay Gioconda. So ngayon magkikreate lang tayo ng parang hair strand. Oo. Ay wait lang, wag muna natin siyang ano, lagyan nito. Ang gagawin ko muna ay buburahin ko muna siya gamit nitong Moro Zero Eraser. So mag-erase lang tayo, try natin maglagay ng strand kung makakabura tayo. Yan. Straight lines lang yung gagawin natin ngayon since ano, wala naman tayong reference. Mas madali kasi gumawa ng ano, ng buhok na straight yung ano, 'di ba? So ayan, bura-bura lang, oo. Pero syempre kapag ikaw ay may reference na, syempre susundan mo yung daloy ng ano, nung strands or yung ano ng buhok, oo, yung reference mo susundan mo siya para naman syempre hindi siya malayo dun sa kinokopya mo, baka mamaya kasi yung ginagawa mo is straight tapos yung sayo eh pa-wave na, 'di ba? Oo. Depende na lang kung yung client mo ay nag-request sa'yo na ano, na gusto niya maging wavy yung buhok niya. Ayan. Alam niyo naman, sa pagiging artist, di ba? Pwede mo talagang gawin lahat. Oo. So, ayan. After nyan, pagkatapos kong mabura, so makikita nyo na ngayon na talaga namang nakakreate na kaagad tayo ng ano, strands. Pero hindi pa dyan natatapos, mga ka-artihan. Dahil gagamit tayo ngayon ng white charcoal. So, ito ay General's White Charcoal. Lalagyan natin siya para mas mag-lighten or mas lumutang yung mga strand ng buhok. So ayan, dapat siguraduhin niyo na pointed yung charcoal pencil na white para mas ano, mas manipis yung ano strand na magagawa mo. So ayan, susundan lang ulit natin yung ating strand na nagawa kanina. So ayan, hindi ko masyado makita. Ayan, susundan lang natin siya. Sundan lang natin siya ng ano, ng bonggang-bongga. Ayan. Sobrang nakakaaliw talagang gumamit ng soft pastels kung alam nyo lang. Oo. Anyway. Ayan, 'di ba kung mapapansin niyo, talaga namang ano, nabubuhay agad yung ating ano. 'Di ba kung mapapansin niyo, talagang ilang segundo pa lang or ilang minuto pa lang tayo dito na gumagawa. Wala pa tayong 10 minutes. Talaga namang nakagawa na agad tayo ng buhok. Oo, 'di ba? Oo. Kaya nga. Ayan. At hindi pa dyan natatapos. Syempre naman, gagamitin natin itong color shaper. So, ang gagawin naman natin ngayon is i-blend natin yung mga sobrang light na buhok para mas ano, yung ibang mga white charcoal na medyo hindi siya lumalapat sa papel, eh lumapat. Oo, kumbaga lapatan nga ang labanan dito eh. Oo. Para mas maging realistic yung buhok. Ayan. I-zoom natin para makita nyo ng bongga. At ayan na nga siya. So ngayon, i-blend na natin siya para mas lumapat. Ayan. Ayan, diba? Observe lang kayo dyan, mga ka-artihan. At pagkatapos nyan, pwede na natin siya ulit lapatan ulit. Oo, lalapatan ulit natin siya ng white charcoal. Kumbaga ito yung tinatawag na ano, layering yata to, rendering. Iwan ko basta. Ayan. Sundan lang natin ang flow ng buhok ng ate mo, girl. Ayan, sobrang buryo na ako dito sa bahay. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kaya Diyos ko. Ayan na nga. After yan, gagamit naman ako ngayon ng charcoal na black. Ito, Gioconda pa rin siya. Tapos lalapatan ko ulit siya. Oo, susundan ko lang yung mga part na may dark. Oo, yung sa tingin ko na ano, mas dark yung part. Ayan. So ayan, wala tayong reference dito. Kaya naman, pagpasensyahan nyo na kung ano lang yung kaya natin gawin. Oo, sa susunod mga ka-artihan, ituturo ko sa inyo kung paano naman gumawa ng mga curly na ano, na buhok. Oo, or gagawin na natin yung mga may kulay na buhok. Katulad ng mga blonde or yung mga pang ano, mga pang K-pop, kunyari kulay blue na buhok, ganyan gagawin natin yan kasi kadalasan kasi yung mga artist
Hirap sila pagdating sa mga may kulay na buhok, lalo na kapag mga blonde. Oo. Na kung saan eh talaga naman kahit ako hirap pa rin at medyo nangangapa pa rin ako, pero wala naman tayong magagawa, susubukan natin at saka ayan, i-share ko nga sa inyo kung papaano. Kaya sana ay subaybayan ninyo ang ating mga paparating pa na tutorial at i-turn on mo na yung bell dyan sa ano, sa baba. Oo, kanina ka pa tinitignan ng bell, hindi mo tina-turn on, grabe ka naman. Yan lang, hagod lang tayo ng hagod. After nyan, pwede na natin siya ulit i-blend gamit itong color shaper. Sobrang bilis gumawa, di ba? Tapos ito pa nga, buburahin natin ulit yung mga part na merong highlights. Ayan, oh. Di ba kung mapapansin ninyo, may mga namumuong sama ng panahon. Ayan, oh. Para siyang may mga dandruff. So ngayon, kailangan natin ng ano, color shaper ulit, oh, para mas matanggal, oh, para mabura yung mga ano, dandruff na yan. Oh, hindi natin siya shampoohin, grabe ka naman. Ayan. Hindi porkit realistic na yung ating buhok kaysa shampoohin na natin. Siyempre, kailangan natin anuhin. Grabe naman, ang corny, di ba? Pagkatapos, gagamit nga pala ako, oh, nalimutan ko sa inyo i-share. Gagamit tayo ngayon ng X-Acto knife. Oo. So ayan, ito yung X-Acto knife natin na gagamitin. Ito ay ano, tawag dito. Ito yung parang cutter ba to? Basta pang ano siya eh. Ginagamit siya ng mga artist kapag mag-engrave, mga ganyan. So ayan, gagamitin natin to para may makuha tayo na ano, ng mga strand rin. Ayan, gaganyanin mo lang siya. Para yung ilang mga part na sobra talagang highlights, mabuhay niya. Oo, tama. Ayan. So kung mapapansin ninyo, talaga namang nagkakaroon siya ng effect na ano, na maliliit na strand, hindi ba? Oo. Ngayon, pagkatapos niyan, lalagyan na ulit natin dito sa part na ano, dulo, kasi di ba kadalasan dark yung dito para may effect siya na ano, na talagang nandito yung shiny sa may gitna. Oo, tama. Ang galing mo naman sumagot. Ayan na nga. Oo. Lalagyan lang natin tong part na to para mabuhay at magkaroon ng effects ang lola mo. Ayan, tapos i-blend na natin siya. Oo. Alam nyo ba dati mga ka-artihan, talaga namang hirap na hirap din ako pagdating sa buhok. Oo. Pero syempre, hindi ko inayaan na talaga namang hindi ako matuto. Diyos ko, 5 years na ako sa ano, sa art industry. Diyos ko, nakakaiyak naman siguro kung 5 years na ako. Tapos hanggang ngayon, iwala pa rin akong kaalam-alam. Kaya talaga namang nagpursigi talaga ako. Kaya yan sa mga beginner, ayan, huwag kayong mangamba at huwag kayong ano, matakot or makaramdam ng inggit. O, huwag nyo ikumpara yung sarili nyo sa ibang artist na buti pa to, ganyan, ang galing na, ganyan. Kasi lahat naman tayo, kung nasaan ka ngayon, ayan, pinagdaanan na rin namin yan. Oo, lahat yan pinagdaanan na namin. Kung ikaw ay nakakaranas ng mga pambubuli or dinidiscriminate yung gawa mo, normal lang yan. Oo, wala naman tayong magagawa kasi ang mga tao ay may kanya-kanya naman silang opinion. Oo, depende na lang rin yun kasi sa'yo kung paano mo siya ititake. So, ayan, ako kasi, ang ginawa ko kasi, imbis na mainis ako ganyan, syempre gamitin mo silang motivation, o ipakita mo sa kanila na ano, na balang araw eh ikaw ay uunlad. Oo, tama yung sagot mo. At ayan na nga mga ka-artihan, ayan na yung ating nagawang buhok. Ayan na yung ating natapos na realistic hair. So kung mapapansin ninyo, ayan, kitang-kita mo ang bawat ibla. So ayan, parang may kuto pa ako nakikita. Ito oh. Ayan oh, Diyos ko, grabe naman yung kuto na yan. So ayan, ito na yung ating nagawa. Oo, sobrang nakakatawa kasi effective pala talaga ang soft pastel dito sa ano, vellum board. So ngayon ko lang napansin kasi kadalasan ang mga soft pastels ay ano, tumatalab lang yan sa mga ano, rough surface. Oo. Pero ito, pwede rin naman pala siya sa smooth na texture ng paper. So ayan,
Maraming salamat sa mga nanood. So sana ay nagustuhan nyo ang video na ito. So ayan, feeling ko wala naman halos pinakaiba itong soft pastel sa paggawa ng buhok sa charcoal. O halos same lang naman siya ng process, kaya lang dito sa soft pastel kasi mas maganda siyang i-blend, oo. Tsaka mas mabilis, diba? Kung mapapansin ninyo, saglit lang yung oras sa ginugol natin at nakabuo na agad tayo ng ganitong klase ng buhok, oo. So ayan, maraming salamat sa mga nanood. At sana ay may nakuha kayong aral ngayong araw na ito, oo. At huwag mo naman kalimutan na ibigyan ito ng likes, grabe ka naman. At ayan na nga, kung hindi ka ba nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at i-turn on mo na yung notification bell icon, oo, para ma-update ka palagi kapag ka may mga tutorial tayo na i-upload katulad ng ganito. Kaya naman, asahan niyo pa mga kaartihan yung mga tutorial na paparating sa atin. Oo, medyo nagiging busy lang ako ng Very Light kasi may mga commission na nagpapagawa sa akin at may mga ginagawa akong fan art. Ayan, kaya naman huwag kayong magalala dahil gumagawa naman tayo ng paraan para tayo ay makagawa ng tutorial at para ma-share ko rin sa inyo yung aking mga kaalaman. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Sana ay na-enjoy nyo ang video na to at medyo narindi nga kayo sa boses ko. Ayan, pasensya na kayo. Oo, maraming salamat. Thank you so much. Bye-bye. I wanna hear you sing it. Hey, mama, don't stress your mind. We come.